Hey, good day everyone! Ako po si Sky River and you are watching Man Cannot Ride. Susubukan kong sumagot sa mga tanong sa loob ng 5 minuto. Basahin muna natin yung tanong. I'll start the timer and then we will answer your questions. Okay, this is a question na pinadala sa Facebook ng Man Cannot Ride. Sir, salamat sa mga videos, lalo na sa mga cornering tips. Thank you din. Meron lang akong tanong kasi nahihirapan akong i-practice yung trail braking dahil palaging napapahinto ako sa kurbada. At madalas masyadong bumabagal ang motor ko kaya napapaarangkada ulit ako at hindi ko na nagagawa yung sinasabi mo. Salamat sir, sana madami pang makapanood ng video mo. Okay, thank you so much for that question. Okay, we will answer that. Sasagutin ko yan based on my experience kasi sa tingin ko yun ang pinakamadaling paraan ng pagsagot sa loob lang ng 5 minuto. Okay, so let's start the timer now. Alright, so what is trail braking muna? Para sa hindi nakaka-alam. Trail braking is when you are releasing the brake pressure as you are adding lean angle while cornering. Okay, may mga videos ako sa playlist or sa uploads for more details. Now, ang tanong niya, palagi daw siyang napapahinto kapag pinapractice niya yung cornering na or yung trail braking while cornering. Minsan pa nga daw, masyadong bumabagal yung motor niya. Based on my experience, sa tingin ko, ang sagot dito ay dahil dun sa speed, yung ating corner entry speed at yung ating cornering speed. Okay, so based on my experience, naranasan ko rin to, nung una kong sinusubukan yung trail braking, I was doing 20 to 30 kph sa corner, sa isang corner. So masyado siyang mabagal. At ang nakikita ko nga, a-approach ko yung corner, 40 kph. Tapos bigla akong mag-engine braking and mag-trail braking ako. So pag counter steer ko ngayon, hihiga yung motor, di ba? Pag counter steer ko, hihiga yung motor, mapapansin ko, 30 kph, 20 kph, tapos bumabagal. Well, to start off, kasi masyado na rin akong mabagal dun sa entrada pa lang. So, sa mga ganung speeds, lower speeds, minsan hindi na talaga ako namimreno or hindi na ako nag-trail braking, mini-maintenance throttle ko na lang. Kasi yung ganung kabagal na speed, masyadong mababaw lang yung lean angle ko, kayang-kayang i-manage yung corner na yon, 20-30 kph. Naranasan ko rin yan sa 40 to 50 kph. Yun nga lang, medyo mas malalim ng kaunti yung lean angle. Mas deliberate ng kaunti ang counter steering because I have to maintain a certain lean angle para sa 40 to 50 kph. Pag angat sa 60 kph pataas, higher speeds hanggang 80 kph, naranasan ko na dun sa same corner na yon. Dun ko ngayon nagagamit ang trail braking. Ang nangyayari, pagpasok ko dun sa kurbada coming from the straight, ako ay nasa let's say 90 or 80 kph. Pag engine brake ko pa lang, yung speed ko bababa na yon sa 70 or 65. Tapos pag bigay ko ng front brake, bababa yon sa 65 to 60. Then ngayon, nagka-counter steer ako at humihiga na yung motor, nagko-cornering na ngayon ako, tapos mini-maintain ko na lang yung momentum ng motor under 60 kph or bababa siya ng 58, 57, 55, 53. Pagdating ko sa may mid-corner and corner exit, nasa 50 kph na ako. And that's the time na I have to get out of the corner exit. Aarangkada na uli ako for the next corner. So, nakadepende yun sa speed. Ngayon, ang paalala ko sa iyo is, sanayin mo muna yung sarili mo dun sa how to control the brake pressure. Sanayin mo muna yung sarili mo dun sa kurbada. Huwag mo muna agad banatan ng 80-90 kph kasi baka mabigla ka. And yun yung naranasan ko. Inutay-utay ko yung pag-aaral para masanay yung katawan ko sa mga movements na kailangan kong gawin. And sana kapag libreng-libre mo to ginagawa. Yun lang naman ano. Dahil yung galaw natin sa karasada, nakadepende yan sa mga kasabay natin. May mga pagkakataon na akala ko ang ganda na nung pasok ko sa corner, ang ganda na nung trail braking ko, ang ganda nung lean angle ko, biglang may tatawid. Bigla akong may nakita sa side mirror na biglang humabol yung kasunod ko. Or biglang may sumalubong. Biglang may nag-U-turn. So,
you have to change, you have to adapt your riding depende dun sa situation mo. And unahin mo palagi yung safety of others before you practice your skills. Now, last 1 minute. Ako siguro, sabihin ko is, hindi ako nagpa-practice ng full-on practice sa street dahil takot akong sumemplang. Hindi dahil sa pagsemplang, pero takot akong sumemplang at takot akong makadamay ng property ng iba o property ng gobyerno o mas malala is yung buhay ng tao or makasakit ako ng kapwa tao. Kaya kung nagpa-practice man ako ng trail breaking sa mga corners sa public roads, I make sure that I'm really doing it safely and I'm doing it right the first time. So, start slowly. Sanayin mo muna yung sarili mo. The answer to your question is maybe because of your speed. Kaya ka siguro napapahinto sa gitna ng kurbada kasi mabagal pa yung speed mo. And that's fine. That's perfectly fine. Start off slow. Sanayin mo yung katawan mo. Sanayin mo yung motor mo. Kilalanin mo yun, no? And then, ayan, tapos na. 5 minutes. That's it. Okay? Hopefully, yeah, start slow, practice slow, and practice more. Okay, wag na. Masyado nang haba. There you go. So hopefully, nakatulong tong mga maliliit na videos na to para sa inyo, para sa inyong pagpa-practice ng better, safer riding. I will see you in the next one. Alright, thank you so much. Mahirap pala to.